top 10 nutrient-dense foods. Anong ibig sabihin ng nutrient-dense? Paano ito nakakatulong sa pagpapapayat? And how can this help us reverse itong ating mga lifestyle-related medical conditions? Ito po si Dr. Iris, isang Filipino-Canadian medical doctor na nakabase dito sa Vancouver, Canada. Tumutulong ako sa mga kababayan natin, iba't ibang pamamaraan, tumutulong worldwide para i-optimize ang health and wellness in a natural and holistic way. Mga broadcasts po natin, libre yan, mga Zoom meets, libre din yan kung saan pwede kayo magkonsulta sa akin, lalo na yung mga walang pambayad sa doktor. And we also have yung mga workshops natin and training programs na mga libre. Iba't ibang aspeto kasi very holistic tayo sa platform natin. We have leveling up workshops in emotional wellness, mindset expansion, even pangkabuhayan, so leveling up in abundance. Lahat po yan matatagpuan sa levelupwithdriris.com. Kailangan lamang mag-register, pakibasa ang email pagkatapos para makita ang mga instructions. So, balikan natin itong ating topic about nutrient density. Bakit nga ba mahalaga ito? Anong ibig sabihin nito? So, when you say that a food is nutrient dense, ibig sabihin nito ay for the amount of calories that are in the food, yung amount ng nutrient na nandoon sa kanya. So, yung iba't ibang nutrients po, ano, things that will help nourish our bodies. So, ito yung ating mga vitamins, minerals, yung mga macronutrients. So, ito yung mga proteins, carbohydrates, and fats. Specifically sa lifestyle natin, syempre ang gusto natin na uri ng carbohydrate ay yung mababa ang net carb content para mababa ang kanyang insulin stimulation. Kasi alam natin na insulin is the main hormone that regulates metabolism. Ito ang nagdidikta sa katawan para mag-impok ng fat cells, para mag-impok ng taba. So, kung ang mga kinakain natin ay mababa ang stimulation sa insulin, then maiiwasan natin ang pagtaba. And so, the nutrient-dense food na nire-recommend natin sa ating lifestyle are the ones that are low net carb in content. Meron siyang proteins, meron siyang fats, because these two macronutrients are essential. Kailangan siya ng katawan, hindi kayang gawin ng katawan certain fatty acids, certain proteins or amino acids, which are the building blocks ng proteins natin. And so, essential ito, kailangan kainin from the diet. Samantalang ang carbs, as you know, na lagi niyong naririnig sa akin, carbs are not essential dahil glucose, which is the breakdown product ng carbs, ay maaaring gawin ng katawan natin through the process of gluconeogenesis from other raw materials. So, yung ating mga nire-recommend na mga nutrient-dense na pagkain are also low net carb na mga uri ng pagkain, mayaman sa protina, mayaman sa fat, vitamins and minerals, pero mababa yung kanyang calories kasi that really is the definition of nutrient density. These are the types of food na marami ang kanyang nutrients pero mababa ang calories. So, alamin natin kung ano-ano yung mga yan. Fortunately, sa lifestyle natin, pasok itong mga pinakamatataas na nataguri ang nutrient-dense na pagkain, and nagkataon na sila din ay low net carb. So, ano-ano yung mga yan? So, number one will be eggs. So, itlog. Ito po ang ating mainstay sa ating lifestyle, pagkain ng itlog. So, nutrient-dense po, lalo na yung syempreng egg yolk, is rich in vitamins and minerals. Meron siyang protina, of course, meron siyang fat. And as you know, this is a low net carb na pagkain. So, eggs are a staple sa ating lifestyle. And mura din siya, so madaling ma-afford. Very versatile, napakaraming pwedeng gawin sa kanya. Second one, personal favorite ko po ay salmon. So, salmon ay isang fatty fish. Again, another nutrient-dense na pagkain, napasok sa ating lifestyle. And another fish na ito ay accessible para sa ating mga Pilipino, lalo na yung mga nasa Pilipinas. At lalo na po yung medyo kapos ng konti sa budget, pero gusto pa rin mag-low carb, sardines. So, sardines po ay nutrient-dense din, pero affordable. Susunod po, another staple, avocado. So, avocado is also nutrient-dense. Avocado is affordable, hopefully, in most parts of the Philippines. And ito po ay low net carb din na pagkain. And this is really a great source of healthy fats. So, avocado.
makes it on our list. Susunod po are a variety of greens. So, matatagpuan natin sa ating listahan ng mga low net carb veggies. By the way, kung wala pa kayo ng listahan na ito, so this is our food guide. And most of these things that I'm mentioning here are actually on our food guide. Paano madadownload? Doon lamang po sa levelupwithdriris.com. So, dyan sa ating go section, under the carbohydrates, no, low net carb na mga gulay, nandyan po ang mga nutrient-dense na gulay katulad po ng kale and broccoli. So, kale and broccoli, these are very nutrient-dense na mga pagkain na nagkataon din na low net carb din sila. And certainly, ito po ay nakakadagdag ng variety sa ating paglo-low carb. So, yan po, mga pasok sa ating lifestyle na low net carb din na mga veggies. And then included in our list as well is garlic. So, garlic is also low net carb na pagkain na nagkataon din na very nutrient dense din. And maraming mga health benefits ang garlic. So, again, ito ay pasok sa ating lifestyle and nutrient dense na pagkain na maaari nating idagdag sa ating listahan ng mga nutrient dense na pagkain. Next up on our list, konting dessert naman, so berries. So the different kinds of berries are not only low net carb, they are also nutrient dense. Sila din po ay mayaman sa mga phytonutrients. So berries po are something na pwedeng i-consider na treat sa ating lifestyle, pwede siyang consider na dessert, right? Berries and fruits are nature's candies, pero sa pagkakataon na ito, marami siyang advantages kasi hindi nga lang siya nutrient dense kundi low net carb din po. So berries, another thing on our list of nutrient dense food. And last but not the least, liver. So yung liver po ay very nutrient dense. Ito po ay magandang source ng napakaraming mga vitamins and minerals din. It is an excellent source of protein as well. And in many places, this is affordable naman. And again, this is an excellent food na pwede nating isama sa ating low net carb menu. Marami pa po ang mga nutrient dense na pagkain. Karamihan sa mga yan matatagpuan ninyo sa ating food guide. So, just have a look through and make sure that you are creating meals and dishes mainly from yung go section natin and pause sections. Para hindi lang healthy, kundi makatulong din sa ating journey ng weight loss. Kasi alam natin na pag naglo-low carb tayo, ito ay makakatulong sa atin para ma-regulate yung metabolism natin at tayo ay magbawas ng timbang. And also, more especially po, ano yung pag-reverse ng ating mga medical conditions na mangyayari kapag na-reverse natin ang ating insulin-resistant state. But most especially po ang reversal ng ating mga medical conditions na dulot ng lifestyle choices. So, reversal ng diabetes, high blood pressure, high cholesterol, fatty liver, pagkakaroon ng gout, PCOS, inflammatory conditions, things like even cancer and memory loss. Ang common pathway po nila, of course, is insulin resistance. And sa tulong ng pagkain ng mga nutrient-dense food na low-carb, ito ay maaari nating ma-reverse. Kung kailangan ng extra gabay, join our various communities and join my free Zoom meet. Again, register lamang po sa levelupwithdriris.com para sa iba pa nating mga resources. I am always wishing you holistic wellness. Stay healthy and stay low carb.